paraan ng ABS-CBN. Sina Liza at Alger ay kapwa kapamilya talents, empleyado naman ng network ang writer at media coordinator na si James Banaad. Si James ang public relation writer ng weekly drama series na Maalaala Mo Kayat sa tweet ni James nitong Biyernes ng gabi, July 24. Ibinahagi niya ang artikulo ng Pep.ph tungkol sa komento ni Alger sa pagbasura ng kamera sa franchise ng ABS-CBN. Sa artikulo, sinabi ni Alger na bagamat hindi siya hayagang nakikisimpatya sa ABS-CBN, pro-franchise daw siya. Actually, pro-franchise po ako. Siyempre, that's my mother network now. Marami rin silang naitulong sa akin, pero it's beyond me. Ibig kong sabihin, their fight is their fight, sabi ng aktor. Tila panahon ito para maayos daw ng kumpanya ang kanilang mga pagpapatakbo sa loob ng network. Mababa ka sa pahayag ni Alger na naniniwala siyang may mga naging pagkukulang ang network kaya pinagkaitan ito ng franchise ng kamera. Nagpahayag ng pagkagulat at lungkot ang writer na si James dahil mayroon daw pala sa kapamilya stars ang hindi nauunawaan ang sinapit ng kanilang home network. Nag-reply si Liza kay James ng ouch, ibig sabihin ni Liza, masakit tanggapin para sa ABS-CBN at sa mga kapamilya ang mistulang pagtalikod ni Alger sa home network nito. Lalo na sa parte ni Liza na aktibong nakikibaka, online at offline, para magbalik operasyon ang broadcasting unit ng kapamilya network. Malinaw kasi sa sinabi ni Alger na bagamat pabor siyang bigyan uli ng franchise ang ABS-CBN, hindi siya makikibahagi sa anumang pagsisikap na ibalik sa ere ang network. Sa GMA 7, nagsimula at sumikat si Alger noong 2006 hanggang sa lumipat siya sa ABS-CBN noong 2014. Huling napanood si Alger sa kapamilya teleseryeng Sandugo sa comments section. Maraming netizens ang nagsabing na impluwensyahan na marahil si Alger ng political belief ng biyan ng lalaking ito, ang action star na si Robin Padilla. Magkapareho ng opinion sina Robin at Alger sa issue. Sabi noon ni Robin, pabor siyang mabigyan ng franchise ang network. Pero dapat daw ayusin muna ng kumpanya ang working condition ng mga empleyado.